Uptown kung saan magaganap ang press con ni Boss Bullet and Mammoth. So ayun, dito na tayo ngayon. So actually, kukunti pa lang yung tao. And andun yung mga kaibigan vloggers natin. So grabe, ang ganda ng tawag dito. Ang ganda. And when? Basta po. Tigasin ng Cavite. Excited na. Tangkal mo pala, bro. Kevin Dickley. What's up, mga tol? So, kamusta kayo dyan? At anong balita sa inyo? At sa atin, anong balita for today's video? Sparring muna tayo. At siyempre, mauna mag-sparring itong yung kasama ko. Ayan. Ito. Hindi naman si Bido. Sparring niya si Mel Fajardo. So, ayan natin yan. Magandang sparring to. Puro undefeated. Ay, no. Hindi pala. At syempre, shoutout natin yung pinakagwapo. Pag wala Jerome, yung mga tol, yung YouTube channel ni Jerome TV. Yan. Huwag nyo kalimutan i-subscribe. Maraming may papakita yan. Magaling yan. Kita nyo yung laban niya last. Kung hindi nyo pa napapanood, lagay ko sa baba, panoorin nyo. Okay? Talaga sa'yo mamaya. One. Denmark versus sa... Ito. Ha? Pareho mga Mayo ni. Denmark versus sa... Mel Fajardo. Luwag lang din, luwag lang. Sinali ko na. Team undefeated to. 12 wins and 1 draw. Denmark record and si Mel Fajardo is 8 wins, 1 loss, 1 draw. Nice treat over there by nice upper by Mel Fajardo. And good footwork there by Denmark Kibida, no? So as we can see, maganda ang mga galaw ni Kibido, engaging his jab. And Mel Fajardo is attacking. Good right upper there at Denmark Kibido. Denmark Kibido for his first sparring. Nice jab straight and footwork, using his footwork and countering there by Mel Fajardo. Ay panggigil do. The end of the first round. Ay tubig ito do. Continue lang. So, as you can see, Mel Fajardo and Denmark Kibido. So, abangan natin ang mga laban nito ni Mel Fajardo ngayong nalalapit na July 30.
ngayon sa SM Lazaro sa Maynila. Good combination there by Denmark Cubido and Mel Pejardo is waiting for a shot and then still pressuring Denmark Cubido using his footwork and very nice work by Cubido. Using his distance, launching his jab. Mel Pejardo is also engaging itali mo itali eh ang ikuan mo sa short eh polygon ipasok mo short. Okay, so lumabas yung liston. Denmark over there is using his jab. Mel Pejardo is nahihirapan si Mel Pejardo dito. I-engage itong si Denmark using a couple combination of Denmark Cubido. So still over there using his distance. So as you can see, press compress ko pa yung ating mga boksingero. So nice Mel Pejardo is a world class boxer, world ranking boxers, and Denmark Cubido is undefeated super flyweight. So this weight category is for Jerwin Ancajas, Jared Bonilla. So break. Eto. Ani. Aper mo. 30 seconds. Nice job straight over there by Cubido. Na using his distance and using his fist footwork, but nice boxing stance and boxing skills over there by Cubido, no? Pero eto ha, si Mel Pejardo is using his ano yan, may lakas yan, kaya naghihintay din ng one shot yan. So the end of the first second round. Yeah. So shout out over there by Mark Salang, the superstar of Masbate. Superstar. So Coach Erickson and the coaches. So this is it, round 3 between Denmark Cubido and Mel Pejardo. So Mel Pejardo is using pressure. So Denmark Cubido is using his jab and hook. Good right at hook couple combination there by Denmark Cubido and using his this footwork and jab straight. And Mel Pejardo is using his jab to make a pressure. Oh, medyo madulas ang mga galawan dito ni Denmark, no? So Denmark is a busier than Mel Pejardo, and as we can see, Denmark is still busier and using a footwork. Nice. This is a
a new generation of boxing, no? So abang-abangan nyo, baka ito na yung mga susunod na kampiyon sa Pilipinas. Lalo na itong si Mel Pajardo is a world ranking, so abangan natin tong mga to. Right. A good combination there by Denmark Bido and Mel Pajardo is using pressure, pero mabilis itong si Denmark sa footwork. Oh, there are good right hook, high left hook over there by Mel Pajardo. So malakas talaga yung mga suntok ni Mel pagdating sa hook. So this is a third round. So good left hook by Mel Pajardo. So yung mga hook na yan is isa deadliest hook. Diyan napatumba niya yung mga kalaban niya, lalo na ang bata ni this is Mark Salang, the viral of Masbati. And as we can see, Mark Salang is a Sabang is a good potential boxers. So nagtatago to dito sa lugar, hanapin niyo namin dito yan sa Sampaloc. So here we go, 4 rounds of boxing between Denmark Kibito and Mel Pajardo. So what a right start by Mel Pajardo. So Denmark and a good combination of jabbing and straight, good straight. And now Denmark is always using his right jab and footwork. So eto na naman, Mel Pajardo is good combination of Mel Pajardo. Good combination there by Denmark Kibido. So abangan natin itong mga boksingero na to, mga tol. This is a new generation of boxing. 108 world ratings, and Denmark Kibido is Denmark Kibido is undefeated super flyweight. So abangan natin. A good straight and jab over there by Mel Pajardo, and Denmark Kibido is countering. Good footwork there by Denmark Kibido, and countering Mel Pajardo. What a nice combination there by Mel Pajardo. Mel Pajardo is always using a right hook, a left hook. Oh, that was a dangerous punch by Mel Pajardo, and the signature punch of Mel Pajardo. So as we can see, medyo pagod na si Mel Pajardo. Ganyan talaga pagka nagbabawas na ng timbang. So pero ito, grabe yung mga suntok na pinapakawala ni Mel Pajardo. Yan. A
As we can see, Denmark Kibido is always using his footwork and engaging job. Okay. Tapos ang 4 rounds. So what a nice sparring of Denmark Kibido and Mel Pajardo. So abangan natin ang... Good day mga tol! Kamusta kayo dyan? At anong balita sa inyo? Sa atin anong balita? For today's video, gagawa lang tayo ng kunting reaction dito sa paghamon ni Tigasi ng Cavite sa atin, no? So, noong July 18, pumunta ako doon sa, anong tawag dito, sa Celo. So, as you can see naman, nakita nyo naman sa video. Actually, nakalimutan ko na yung ano na yun. Nakalimutan ko na yung video na yun. And then, so, mayroong nag-comment. At yung comment nga daw si Tigasi ng Cavite ay hinamon ako. So dahil siguro sa sobrang ingay noon, maingay yung sounds doon sa loob at hindi ko masyado narinig 'yon. Pero aninag ko na ganun pa lang sinabi niya na tawag dito. Hinamon ako ni Tigasi ng sparring. So nagulat nga ako nung andun na ako. Nagpakilala lang ako, syempre as a vlogger. At gusto lang din natin maka-gain ng friends and makakilala ng mga ibang vloggers din. So nagpakilala ako and then sabi niya doon, nagulat ako sa sinabi niya na sparring daw kami minsan. So at sinabi nga pa niya, mayroon daw gym na magkikita kami. So ito lang masasabi ko sa iyo. Tigasi ng Cavite, kung naghahanap ka ng sakit ng katawan, hindi pwede naman. Pwede naman kitang patulan at actually pwede naman tayo mag-sparring. At kung gusto mo talaga ako mag-sparring, hindi pagbibigyan kita. So 'yun lang. At kung totoo talaga yung sinabi mo na mag-sparring tayo, edi gumawa ka ng gumawa ka ng message sa akin o gumawa ka ng video. Umuunin mo ako. Diba? O di kaya, PM mo na lang ako tapos bigay mo sa akin yung address. So, yun nga pala, gagaling ko lang ng gym at nag-sparring ako. And then, nag-sparring yung, nakita ko yung sa video, nag-sparring yung kasama ko. So, ako hindi ko na na-video yung akin kasi walang magbibideo sa akin, so sobrang busy. At ayun, so Tigasi ng Cavite. Kailan ba natin isisit yan? Ako ready na. So PM ka sa akin ha. At abangan niyo mga tol yung sparring namin nito ni Tigasi ng Cavite. So titignan natin kung titigas pa ba tong nito. Actually, nakikita ko sa nakikita ko sa Prescon nga, meron talagang katapangan itong si matapang talaga si Tigasi ng Cavite, which is nakita nyo naman na inamon talaga niya face to face itong mga team ni Mamot. So nakita nyo naman sa video, nakigulo talaga siya dun. So, yun, kung Tigasin, kita-kits tayo. Bigyan mo na kita ng ilang araw, mag-decide. Pwede mo pang iurong kung anong gusto mo. So, pero mas maganda yung matisting natin yung hinahanap mo, no? So, mga tol, hanggang dito lang muna at kita-kits sa next video natin. So, quick reaction lang to. So, hanggang sa muli.